Tuloy na tuloy na at wala nang makakapagpigil pa sa konstruksyon ng first-class hotel and convention center sa Bagasbas Boulevard sa bayan ng Daet, lalawigan ng Camarines Norte. Ang proyekto ay sa ilalim ng pamumuno ni Governor Edgardo Egay Taliado na kabilang sa kanyang programa para sa taong 2021 na layuning mapalago ang turismo at ekonomiya sa lalawigan. Ano ba ang pakinabang ng itong proyektong ito? Sabi kanina na rin sa construction pa lang, marami na pong kailangan ng mga trabahador. Siguro po, more or less, hindi pa baba na 1,000 yan ng mga trabahador na kailangan dito para ito po ay matapos agad ng within 2 years. Kasi po ang target natin dito within 2 years. So pag natapos na po ito, mas marami po na kailangan ng mga empleyado. Ang konstruksyon ay inaasahan na masisimulan na sa katapusan ng Pebrero ngayong taon ayon sa pahayag ni Governor Taliado sa isinagawang groundbreaking ceremony. Humigit kumulang naman na 2 taon ang itinatayang panahon bago matapos ang proyekto kung saan mula pa lang dito ay nakikita na ang magandang bunga sa mga Camnorteño. Sinakikita ko talaga na sa ibang probinsya, sa ibang mga syudad, bayan, na talagang na meron silang mga convention center, meron silang mga maganda mga mag-aayos silang hotel sa mga facilities. So ito ang kulang sa Daet. So sabi ko nga itong nung nagkangampanya ako para sa term kong ito, napo-focus na ako sa health saka sa turismo. So ito na nga nangyari, ito na nangyari. Inaasahan naman ang maraming positibong epekto sa lalawigan katulad ng pagtaas ng employment rate, pagtaas ng economic activity, kasunod ang malaking revenue ng gobyerno at higit sa lahat ay ang paglago ng turismo. Isang malaking epekto nito sa ating lalawigan dahil this will spur business enterprises dito sa ating lugar. This will provide job opportunities and employment opportunities sa ating mga kababayan. Aside from that, of course, magbibigay din ito ng income o kadagdagang income sa ating mga kababayan. At syempre, na malaking bahagi dyan, yung pagiging, kumbaga, makikilala ang ating probinsya, hindi lang dito sa Bicol Region, kundi sa buong Pilipinas o sa buong mundo. Lalagyan din ng commercial spaces ang nasabing Itatayong Gusali na magiging bukas para sa iba't ibang negosyo. Samantala, patuloy pa rin ang konstruksyon ng napakahabang Cory Aquino Boulevard na durugtong hanggang Paracale at plano pa ng punong lalawigan na pagandahin at buksan ang pasilidad ng airport para sa paglago ng turismo. Cindy Corioso, BHTV News.